added individuals ngayon, nag-set up po dun sa bahaging yon yung Red Cross kanina nga madaling araw ng 10. Kaso po, 7, malaking tulong po yun para kahit pa paano ay meron pong masisilungan itong mga locally stranded individuals na ito. Kaya lang 70 lang po ang capacity po noon, 200 plus na po sila mga locally stranded individuals dito. Mabuti po ngayon, medyo sumisikat po ang araw, maayos pa ang kondisyon, pero pag umulan, talagang mahirap po talaga sa kanila. Sa ngayon po ay kahit pa paano, para maibsan din ang kanilang paghihirap, namamahagi po tayo ng libreng breakfast para sa kanila. May lugaw po tayo ng sandwiches at tubig. Mamaya may dagdag pa po tayo na sorpresa o bibigay na handog para sa kanila, mga kapuso. So, mula rito sa Manila North Harbor, dumako naman po tayo sa Ninoy Aquino International Airport kung saan desperado na rin po ang maraming nating mga kababayan, locally stranded individuals, na makauwi na sa kanilang mga probinsya. Mula po sa NAIA, my live report, Maybe. Maris, wala na raw pang gastos at desperado na talagang makauwi ang ilang locally stranded individuals dito sa Andrews Avenue sa Pasay City. Walang pagbabago sa kalagayan ng mga stranded na naghihintay ng kanilang mga flights sa Andrews Avenue, Pasay City. Kung may nagbago man, ito ay ang batch ng mga individual na pumapalik sa ibang nakalipad na. Mas pinili nilang dito na lang manatili at maghintay ng kanilang flight dahil wala na raw silang pambayad sa kanilang renta sa bahay. Tulad ng pamilya ni Saidin, na ang gasto sa pagkain at pambayad sa palikuran, pinagkakasyo na lamang. Ang panggastos, padala pa ng mga kamag-anak sa probinsya. Kain kasi 5 piso, tapos yung sa lumin, 10. Pagligo, 20. Bukod pa yung pagkain. Oo, bukod pa yung pagkain namin. Ang grupong ito, paalis na dapat papuntang Qatar noong Marso. Pero tumakas na sila sa kanilang agency dahil pinagbabayad na raw sila sa mga ginastos sa kanila habang naka-lockdown. Yung sabi kasi, may flight na daw papuntang Qatar. Yun ang sabi. Kasi kompleto na kami ng ano, tapos yun. Pinapaasa kami. Yung sabi namin, babalik naman kami pag okay na. Pero ayaw talaga. Pag ayaw kami pa uwi. Tapos yung ginawa namin, umuwi na lang kami. Hindi kayo naniniwala ng flight. Kasi maraming nasasabi na wala talaga flight. Kasi yung nandoon pa uwiin. Maris, bukod sa problema sa pambayad sa ginagamit nilang palikuran, ay problema rin daw ng mga LSI dito yung pambayad naman sa charging station na kanilang ginagamit. Kaya feeling nila sa kanilang mga airline, ay huwag na sanang kansilahin ang kanilang mga nakatakdang flight. At yan ang unang balita mula rito sa Pasay City, my Bermudas. Buong puso para sa Pilipino.